welcome back to my channel. Today episode, guys, magluluto tayo ng mani. So, one of my close friend from Toronto, Canada, si Gloria at saka si Ado, the Daroya family, at saka si Jermin na anak nila. So, kumusta kayo dyan, guys? Bungie's here. So, nag-request sila, guys, na magluto daw ako ng mani. So, yung recipe ng mani na ipapakita ko ngayon is a simple recipe at legendary recipe, dahil itong recipe na to, itong mani na to, ang bumuhay sa amin nung mga bata pa kami. So, bali yung nanay at tatay ko, may kariton kami sa harap ng LC noon, which is Luzon Colleges before at University of Luzon na ngayon. So, way back 1979 to 1993, so nakapwesto kami doon, guys. So, bali pa ang tinitinda namin is adobong mani, so puti na mani, cornake na ano, na yung parang chicha corn, mga ganun, guys. So bali ang nanay at tatay ko, bumabiyahe sila ng ordineta, ng kabanatuan para mamili ng sako-sakong mani noon. So noon, guys, yung ganun business is maganda kasi malakas ang bentahan noon. Yun ang bumuhay sa amin nung mga bata pa kami. So, nung nalindol, bali, nestop kami kasi nga lumubog yung dagupan. So, after that, nag-abroad na si mother ko ng 1993. Tapos, tinuloy ko yung nagtinda. Pero, hindi rin nagtagal. So, in-stop ko kasi nag-abroad na rin ako. Ito na patatagalin. So, let's go. Magluto na tayo ng mani. So, the Roya family, Tugado, Glo, Jermin, and Chapo, this is for you, the mani. Start na tayo na magluto ng mani. So, i-on muna natin yung stove. And then, painitin lang natin ng saglit yung ating kawali. Tapos, lalagyan na natin ng mantika. Lagyan na natin yung mantika, guys. So, painitin lang natin siya ng mga 2 minutes. So, after 2 minutes, guys, lalagyan na natin yung mani. Medium heat na natin siya, guys. Yan. So, dapat, guys, hindi gaano mainit yung mantika para hindi kaagad masunog yung mani. So, hahalo-haloin lang natin siya hanggang sa maluto. Mabilis lang itong maluto, guys. Mga 10 minutes siguro luto na to. So, halo-haloin lang natin siya. Ganyan. Ang paborito kong i-partner dito sa mani, guys, soft drinks na Coke. Pag may mani ako, tapos may soft drinks ako na Coke, sold na ang boto-boto. Noon, guys, pag may mga pageant sa school, dun sa Luzon Colleges noon, guys, kami nung kapatid ko, bali, magtitinda kami, maglalako kami sa loob ng school. Bali, yung mani, nilalagay namin sa planggana, tapos ilalako namin doon sa loob ng school pag may mga pageant, Miss LC, mga ganun, sa mga ano ba yun, sa mga intrams nila. So, naglalako kami.
So noon guys, sa hirap ng buhay, alam nyo, natutulog kami sa silong ng kariton. Tsaka nagbebenta, nagtitinda rin kami sa harap ng simbahan tuwing linggo. Dinadala kami ng nanay ko. So na, alam nyo na, nakalakihan ko na yung ganun na ano. Pero alam nyo, kahit nagpapasalamat pa rin ako kasi natuto kaming tumayo sa sarili naming paa, natuto kaming mabuhay. Alam mo yun, kahit anong struggle sa buhay, kung minsan, nalalagpasan din namin. Alam mo yun. So, yun ang alamat ng mani. Alam nyo guys, ang sikreto ng pagluluto ng mani ay tiyaga at dapat may puso. So guys, pag naaamoy mo na siya, malapit na siyang maluto. Tsaka pa lang natin ilalagay yung ating bawang. Kasi yung bawang guys, madali siyang masunog. Kaya ilalagay na natin siya sa huli. Pag ganito na siya, patayin na natin yung stove. Kasi madali na siyang maluto para hindi siya masunog. So, titikman natin siya guys kung pwede na siya. Luto na siya guys. Huwag natin masyadong sunugin yung bawang para hindi siya mapait. Ganyan lang, parang light brown. So, strain na natin siya guys. Patiktikin lang natin muna siya guys ng saglit. So, napatiktik na natin siya guys. Na-drain na natin siya. So, ilalagay natin siya dito sa container. Yan. So, sprinkle lang natin yung salt. To sprinkle natin yung salt. And then, i-shake lang natin siya guys. I-shake lang natin siya para malo yung asin sa manik. And then, ilalagay na natin siya sa serving bowl. Ayan. Ganyan na siya, guys. Pwede din natin siya lagyan ng seasoning na konting magic sarap kung gusto nyo. Optional lang ito. Konti lang siya. Para magkaroon ng lasa. Tapos halo-haloin natin. Ready na ang ating adobong mani. Ganun lang kasimple guys. Yung pagluluto ng simpleng mani. So this time naman guys, ang susunod natin iluluto yung dilis. So i-on natin yung stove. Lagyan natin ng konting oil yung ating pan. Guys, ilalagay na natin yung ating dilis. Tingnan lang natin. Medium heat lang siya guys, ha, para hindi siya masunog. Tsaka itong nabili kong dilis, yung ano lang siya, yung maninipis. Hindi siya yung malalaki. So, madali lang siyang lutuin. Ayan hanggang sa maging crispy siya. Mabilis lang to mga 2 minutes. Tunin na natin yung stove. Huwag natin masyadong tostahin kasi mapait pag nasunog siya. So, i-drain na natin siya guys. Ito. Tapos, linisan lang natin yung kawali guys. Linisan natin siya ng paper towel. Tapos, ibabalik natin yung dilis. Switch natin yung fire sa medium heat.
And then, budbudan natin siya ng brown sugar po. I-mix-mix natin siya, guys, hanggang sa mag-caramelize siya. Nasa sa inyo, guys, kung gusto nyong lagyan ng chili or ketchup. Ako, ganito lang. Ang gusto ko yung simple lang. Sugar lang. Tsaka dilis. So, okay na siya, guys. Patayin na natin yung apoy. Okay na siya, guys. Okay na. So, this time, guys, ihahalo na natin siya sa adobo nating mani. And imimix natin siya together, guys. Yan. Ang bango. Naamay ko na yung aroma ng mani. Ang bango-bango, guys. So, this is, guys, the adobong mani with a twist. Nilagyan ko siya ng dilis. Masarap siya. Pwede din siyang pangbenta, guys. So, palamigin lang natin ng konti, tapos ilalagay natin sa jar. Yan. Pangregalo. See? Yummy! Yum, yum, yum! So, guys, ito yung the best partner niya, guys. Go! Masarap. Narinig niyo yun? Crunchy. Tapos yung dilis. Saktong-sakto lang yung ano niya. Yung alat at tamis. Yummy, guys. To Ado and Glo, here's your adobong mani with a twist with dilis. Yum, yum, yum. Sa pagluluto ng mani, kailangan mo ng tiyaga. Tiyaga sa paghahalo. Kasi yung mani kasi slow cook yan. Hindi mo pwedeng biglain kasi masusunog yan, papait. Guys, may dalawang jar ako dito. So, kung gusto nyong pangregalo sa mga friends nyo o pangnegosyo, ilalagay natin siya sa jar. Lalagyan natin siya ng ribbon at saka ng anik-anik. Natin siya sa jar. Yan. So, ganyan siya, guys. Oh. Sara natin. So, guys, ito na siya. Oh. Pwede na siyang pangregalo. Nilagyan ko siya ng ribbon, tapos nilagyan ko siya ng card. O pangbenta, pwede rin siya. Yan. Yan ang ating adobong mani. Yan. Thank you, guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking adobong mani with a twist.